Siyempre, alam mo ba, nung bata ako, akala ko kapag nagkatrabaho na ako, kaya ko nang bumili ng maraming bagay like sasakyan, bahay. Pero ngayon, Diyos mio, sakto lang pala yung sinasahod ko para makaraos at hindi ako mamatay. Kaya dapat talaga, no, mga yes friend, ay maging madeskarte tayo sa buhay. At syempre, ang kadalasang susi para sa matagumpay na buhay ay ang pag-aaral ng maayos at pagtatapos. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero most of the time, di ba? Yan yung key to success. Oh, kaya nga kahit hindi tayo galing sa mayaman na pamilya, no, sinasabi sa atin lagi ng ating mga magulang na mag-aral ka lang mabuti kasi wala akong ibang mapapamana sa iyo kundi ang edukasyon. Ay, bukod pa yun sa mga ipapamana sa iyong Tupperware ng mama mo at mga manok na panabong ng papa mo. Ganon, 'di ba? Imagine nasasabi nila sa iyo 'yun. Imagine meron silang mapapamana sa iyo na isang kayamanan na talaga namang hindi mauubos, hindi mananakaw kung maaalagaan at lilinlang. Natsok na si B-Boy. Hindi naaral yung salitang lilinangin. Yan. Oh, 'di ba nakakaya, buwan ng wika pa man din ngayon. Ganon ka powerful, 'di ba? Depende na lang sa iyo kung paano mo papaunlarin, papayabungin. Kaya ikaw dapat bilang anak, alam mo rin yung priorities mo, especially kapag ang gagawin mo lang sa buhay ay ang mag-aral, 'di ba? Wala kang kailangang ibang gawin, yung mga gawain sa bahay, sige, ako na bilang nanay. Yung mga kailangang tulong, nagagawin at kukumpunin sa bahay, sige, ako na yan bilang tatay, basta ikaw mag-aral ka lang ng mabuti. O, 'di ba? Napakaswerte mo kung ganon. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapag-focus lang sa pag-aaral. Yung iba ay kinakailangang magtrabaho para sa sarili nila, 'di ba? Para meron silang panggasto sa eskwela at pangmatrikula. O, 'di ba? Kaya ikaw, napakaswerte mo. Oo, alam ko naman na minsan normal lang naman 'yan na nagbabarkada ka, nai-in-love ka. Pero huwag ka naman sanang umabot sa punto na mas inuuna mo pang pumasok sa relasyon kesa sa klase mo. Kawa, kita-kita may kadate ka sa Luneta, ha? Ang luma ng Luneta, may nagdi-date pa ba ngayon doon? Oh, diba, sayang naman yung mga pinapabaon sa'yo. Bigay mo na lang yan kay B-Boy Bibo, ha? Buraot ako yan. Anyways, yes friend, eto na nga, ikaw, yes friend, kung kasal ko yan ang nakikinig sa 101.1 Yes FM, itodo mo na ang volume ng radyo mo dahil eto na, babati na si B-Boy Bibo! Ayan, shout out kay Alex Depol na nakikinig daw ngayon. Happy, happy listening po. Ganun din kay Kuya Alfred Marcelino. Suking suke! Sabi niya, happy Saturday afternoon. Yes, friend. B-Boy, B-Boy pa shout out po. Araw-araw po akong nakikinig sa inyo habang namamasada. Solid 101.1 Yes FM ako. Oy, pedicab driver mula sa Palasan, Valenzuela City. At nakikinig din sa atin si Romar. Sabi niya pa, shout out DJ B-Boy from House of Precast, Jocelyn Franco and Nestor Lorica. Just hide my identity. Thank you, DJ B-Boy. God bless. And then, shout out ko yung pangalan mo. Lagot ka. May pinagtataguan ka, ha? At nakikinig din si Chen Chen Sales. Ang kita mo ng pangalan mo, Chen Chen. Parang ang sarap-sarap mong kurot-kurotin. Sabi niya, hi pa, shoutout po sa aking kapatid, si Shemzy Aviela at Shemzril Zion. Ang hirap naman ng pangalan yung magkakapatid. Bising nagro-Roblox at nagdo-drawing. Ayan, napaka-creative, napaka-productive ng inyong mga Sabado, mga yes friend. Pero ikaw, kung wala kang ginagawa, pwede mo namang sabihan na lang ang aking mga tugtugan. Diba? It's either kantahan or sayawan. Ikaw bahala dyan. Bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. At ikaw, kung meron ka ni mga babati or pa-shoutout, is message mo lang yan sa aking Facebook page, DJ B-Boy Bibo. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Aras natin, 3:39 na, mga yes friend. Hatid sa iyan ng istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Yes FM! Yes FM!
Yes, FM.